guys, welcome sa ating YouTube channel. So, ang gagawin natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-test ng multimeter o gumamit ng multimeter. So, dalawa po ang uri ng multimeter, yung isa analog at digital. So, itong gamit natin ay digital. Bakit siya tinawag na multimeter? Kasi marami siyang pwedeng gawin. Pwede siyang basa ng DC volt, ohms, continuity, at amp. So, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka lagi sa aking YouTube channel. So, mag-umpisa tayo guys kung paano gamitin ang multimeter tester. So, set up muna natin ang ating multimeter. Lagay natin to sa COM, yung kulay team, tapos yung kulay black sa ohms sa gitna. Yan. So pag nasitama natin siya, try natin i-testing siya. So pag DC volt, ang i-check natin niya yung mga battery. So ito battery. So, 12 volts to. So, ilagay natin siya sa 20 DC volt para malaman natin kung ilan voltage itong battery. So, testing natin guys. So, may reading siya na 12.92. So, 12 volts siya. So, kahit nabaliktad guys, pwede yan. Yan, 12.92, 91. Pag baliktad, may lalabas lang na negative sign sa multimeter. So, ano pa ba pwede natin testing? Itong battery, itong ilang volt. So, testing natin itong battery. So, ang battery nito, AAA, ay may 1.4 volts. Yan, 1.41 volts. Yan. Pag DC volt, tanda nyo, mga battery lang, pwede dyan. So, testing naman natin itong DC volt. Yan. So, ang iti-test natin dyan, guys, ay itong outlet. Live outlet ng ating kuryente. So, nasa 220 volts tayo, kaya ilagay natin siya sa 750 volts. So, ingat lang kayo guys, pag mag-check kayo ng outlet, huwag nyo nga hawakan sa pinakadulo, dito nyo lang hawakan sa safe area, sa dulo. Kasi pag nakuryente kayo nyan, hihugupin kayo nyan. So, ingat-ingat lang po kayo guys sa pag-test ng voltage ng outlet. So, testing natin guys yung voltage ng outlet. Yan. So, yung outlet natin ay may 230 to 231 volts 29 to 20, 30. So, napakalakas po yan guys. Pwedeng magkabaliktad. Meron siyang 230 na voltahe. So, ingat-ingat lang po kayo guys sa pag-check ng outlet ng ating saksakan sa ating bahay. So, ang next natin naman na i-check ngayon ay yung tinatawag na continuity. Ito. Yung may plus na may toolbox sa taas. So, anong gamit ng continuity? So, dito nyo malalaman kung may putol yung wirings ng motor. So, halimbawa, ito, itong wire na to, may putol siya sa gitna at hindi natin alam. So, kailangan lang natin siyang i-test mula dulo
hanggang dulo kung may reading siya. Kung hindi siya nag-reading, it means sira na to, uputol na sa ilalim. Yan. Yan, may reading siya guys, so hindi siya sira, hindi siya putol. So testing natin naman tong switch. Kung okay pa siya o gumagana siya. Yan, sa atin. So hindi na siya nagre-reading, so it means sira na po tong switch na to. Ang next naman natin i-check yung resist ay huwag muna guys, ito muna pala para diretso. So check natin kung may continuity itong stator. Malalaman natin kung hindi pa siya putol o good pa siya sa pamagitan ng multimeter. So check natin. Pag nag-reading to guys, it means may continuity pa siya at hindi pa siya putol. Yan. So wala siyang basa, it means putol na po siya. Kasi nga po, putol na talaga siya. Ito, putol na siya. Kaya wala siyang continuity. So ang next naman po natin gagawin ay ang ohms or resistance. Yan. Dito natin makikita yung resistance ng ating gamit kung gumagana kaya. Ito, halimbawa itong bulb. Makikita natin siya kung pwede pa siya. May 2.5 reading siya, so it means good siya. So testing natin ulit tong capacitor. So i-check natin yung pulser kung good pa yung pulser, kung ilan yung resistance niya. May reading siya ng 149 to 150. So it means good yung pulser. Ang sira lang itong primary. So good siya. So ano ba bang pwedeng i-try natin sa resistance? Ito naman, capacitor. So check lang natin siya kung gumagana yung capacitor o hindi pa siya busted. Yan. Pag mag-check kayo ng appliances, capacitor, ilagay nyo lang sa ohms. Kasi depende naman kung ilang yung ohms na kaya ng isang capacitor. Doon nyo rin siya isiset sa 200, 2000, 20k, 200k o mataas pa sa 2000. Kasi lahat po ng capacitor at mga ibang kagamitan sa bahay, kanya-kanya po yung mga resistance. May mga resistance sila na dapat dun lang, hindi pwedeng bumaba, hindi pwedeng tumaas yung reading ng resistor. Ganun lang po yung pag-test ng multimeter. Sana po may natutunan kayo sa paggamit ng multimeter at may natutunan kayo. Maraming salamat po.